So for today's video vlog nga mga sir, ay mag-unboxing po tayo ng SC Project at i-install nga po natin siya dito sa Honda TMX 125 Alpha natin. So nabili lang po natin ito sa Shopee na worth 1,367 pesos. Tapos yung gagamitin nating tools dito ay Stanley. Stanley, baka naman. So yan, kasama na po yung elbow dito mga sir. So yung elbow dito ay galing pa ng Indonesia. At ito nga ang SC Project ay pang big bike. At bago tayo magsimula mga sir, kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, ay huwag nyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell, para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. So dito nga mga sir, maglagay lang kayo ng sako or basahan para hindi po kalat-kalat yung mga tools natin. At ito nga po yung pipe natin na takasago, yung in-unboxing rin natin nung last 2 weeks ago. At kung gusto nyo po mapanood yung unboxing at sound check natin dun mga sir, ay meron po tayong video nyan sa YouTube channel natin mga sir. At dito nga mga sir, i-unboxing na nga natin kasama nga po natin yung bayaw natin na si Dongdong Hilario at si Raymond Castañeda. So yan, sila po yung mag-install dito. So yung presyo nga po pala nitong canister mga sir ay worth 748 pesos. Tapos yung elbow nga po dito ay in order pa po natin siya sa Indonesia. Bali 619 pesos lang po yan. Yung elbow 15 days bago siya dumating, pero itong canister mga 7 days pa lang dumating na siya dito sa bahay natin. Ganito nga po yung itsura nung SC Project na canister natin. Napakalaki po ng bunganga niyan mga sir. So hindi ko po kayo hinikayat na bumili nito mga sir. For unboxing and quick review lang po ito at for sound check purposes lang po ito mga sir. Pero kung nagbabalak po kayong bumili nito dahil napanood po ninyo, mas maganda po yan. So may huli po ito sa LTO tsaka sa mga pulis dahil wab-wab po ito mga sir at sobrang ingay nito. Pero kung gusto nyo po siyang ibiyahe, pwede nyo po siyang bilhan ng silencer para humina po yung tunog nito. So ito naman po yung itsura nung clamp niya rito mga sir, or yung clamp bracket na ilalagay natin mamaya sa DIY bracket natin papunta dun sa may suksukan ng shock natin. So meron pa po siyang extra na dalawang spring para po dito sa canister natin papunta dun sa may elbow natin. At i-unboxing na rin natin yung elbow natin. Bali yung size po pala ng elbow natin dito ay universal size po siya. Bali 51mm po yung diameter ng sukat niya dito mga sir.
So ganito po yung itsura ng elbow natin at napakaganda po ng pagkakahinang nila dito mga sir. So made in Indonesia pa po ito. So kapag bibili nyo pa po yan sa mga talagang gumagawa dito sa Pinas, medyo may kamahalan po siya. Siguro nasa 800 to 1,200 pesos. Yun lang, at tanggalin lang natin yung ibang excess dito sa loob. So okay lang yan mga sir. May mga konting tira-tira siya na pinag-weldingan dito, pero okay lang po yan. So yan, itabi nyo lang po yan para hindi po mabutas yung gulong nyo rito dahil medyo matalim po siya. So ito po yung elbow niya mga sir, napakaganda po, at i-install na po natin siya dito sa Honda TMX 125 Alpha natin. Yun o, ang ganda po ng pagkakabend niya rito. Tapos meron na rin po siyang spring na kasama rito. Bale, dalawang piraso po kasi ito mga sir. Ito po yung papunta sa makina natin, at yung isa naman po ay yung kaputol niya, yung papunta dito sa may canister natin. So bale, nakabend po yan, tapos yung isa po dito ay nakahinang. So ganito po yung magiging itsura niya mga sir pagka nakakabit na. At dito nga mga sir, meron po siyang pre na tubo rito sa canister natin, para kapag ka gusto po ninyo magpasadya, ito po yung ilalagay nila dito sa bunganga ng canister natin. So pwede po itong elbow natin sa kahit anong canister po, basta 51mm po yung diameter niya, basta universal po yung gagamitin natin. So yan, sinusukat lang natin kung saktuan lang ba yung sukat ng elbow natin at yung canister natin. So pasok naman po yan. At ilalagay na rin po pala natin yung dalawang spring dito. So kumuha lang po kayo ng straw o kaya yung Phillips screw, tapos silayin nyo lang po yan papunta dito sa may clamp natin, dito sa may canister natin. At pagkatapos na nga nating ma-assemble yun mga sir, ay i-install na natin yung elbow natin dito sa Honda TMX 125 Alpha natin. So kailangan nga po proper tools yung mga gamitin ninyo para hindi po bumilog at hindi po malost thread yung mga tornilyo dito mga sir. Pagkatapos na natin maigpitan yung nut dun sa may elbow natin, ay install na rin natin yung kahati nito, yung sa may elbow niya papunta dun sa may canister natin. So dito mga sir, meron po siyang disadvantage kapag ka na-install na natin dito. So bali, hindi nyo po maibababa yung footrest ninyo dito sa angkasan. So bali, nakataas lang po yan mga sir. At mamaya nga po, gagawa tayo ng DIY bracket dito. At pag na-install na nga natin mga sir, ay sa soundcheck muna natin siya, titignan natin kung may singaw po yung sa may elbow natin dito. Sige ato, lolite mo. Ito na po. Ay, hindi po yan. Wala matay siya. Wala matay siya.
At pagkatapos nga po niyan mga sir ay hanapan po natin ng pwesto yung clamp bracket dito sa may canister natin. Papunta po yan dito sa may shock natin dun sa may bolts niya rito. So bali gagawa po tayo ng DIY bracket dito. So pwede po kayong magpasadya sa mga gumagawa ng tambutso mga sir. O kaya bumili na lang po kayo ng bracket. Tapos dito nga mga sir, tetestingin nga po natin yung open pipe. So 51mm po yung diameter nito mga sir. So universal po yung elbow natin dito. Yan po yung kagandahan dito sa elbow na nabili natin. So dito nga mga sir, hindi ko na napakita kung paano namin ginawa yung bracket dito. So kumuha na lang po kayo ng solid na bakal dyan o kaya yung alloy. Tapos kayo na pong bahalang mag-bend para hindi po yan tumama dito sa may shock natin. At kapag ka nagma-manual bend nga po pala kayo mga sir, huwag nyo pong kakalimutan na maglagay ng basahan dun sa may pagitan ng shock natin para hindi po magasgasan yan dito sa DIY bracket natin. So dito nga po pala natin ilalagay yung clamp bracket dito sa may bandang ibaba ng canister natin para meron po yung pundasyon at kapag ka nalulubak po tayo ay hindi po agad-agad na matatanggal at hindi nga po agad-agad na masisira yung sa may elbow natin pati na rin yung sa may canister natin. So kung gusto nyo pong gayahin yung setup natin dito, so pwede nyo pong gayahin yung pagkakapwesto natin dito sa may clamp bracket. At kapag ka nahanap na nga po natin yung pwesto ng clamp bracket mga sir, ay higpitan na po natin yung mga bolts dito. Tapos yung Stanley po yung gamit nating tools. Stanley, baka naman. At pagkatapos nga nyan mga sir, lagyan na rin po natin ng bolts yung clamp natin at ng nuts para mag-fit po yung pagkakalagay natin dito at talagyan nyo po ng pangontra para talagang matibay po yung pagkaka-installed natin dito. So ganito po yung sa may clamp bracket natin, malayo pa po yung space nya. Tapos napakaganda rin po ng pagkaka-welding dito sa elbow natin at hindi naman po siya sumasaya dito sa preno natin sa foot brake natin. So tapos na nga po natin ma-installed yung SC project natin dito. At bago nga po tayo mag sound check at mag test drive, ipapakita ko po sa inyo yung itsura niya. At kailangan nga po maigpit din po yung dito sa may elbow natin, yung sa may nut natin dito. At pagkatapos nga niyan mga sir, wag nyo nga po palang kakalimutan na ilagay yung nut dito sa may ehe natin. So sa swing arm po yan, para kapag ka da-drive in na po natin or ite-test drive na natin ay safe na safe po kayo at para hindi po kumalag yan dito sa may motor natin. At pagkatapos na nga natin maigpitan mga sir ay magsa-sound check na tayo at magte-test drive na po tayo dito. Thank you.
pagkatapos na nga po namin mag-test drive at mag-sound check dito sa SE project natin, ay naging ganito na po yung elbow niya mga sir. So bali naging brownish na po siya. So baka magtaka po kayo kung bakit naging ganito. Normal lang po yan mga sir dahil stainless po kasi ito. Kung gusto nyo po nang hindi po nasusunog ay mag-titanium elbow po kayo. Mas mura po yun mga sir. At napakaganda nga po ng tunog nitong SE project. Para ka na rin naka inline 4 at para ka na rin naka 1000cc. Para ka na rin po nagdadrive ng big bike dito mga sir. At dito na nga po magtatapos yung video vlog unboxing and sound check natin dito sa my SE project, dito sa Honda TMX 125 Alpha natin. At kung mahilig ka nga po dito sa mga ganitong klaseng content at nagustuhan mo yung video natin, huwag mo nga po pala sanang kakalimutan na mag-iwan ng like dito at mag-subscribe na rin sa YouTube channel natin. At i-click mo na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi po kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching! Oh,